Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa third floor ng Philippine Information Agency sa isa namang pagtatanghal ng Communications and News Exchange Forum. Ang Communications and News Exchange Forum ay isang programa ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency, sa kapagpagtulungan ng PTB4, Philippine News Agency, PBS Radyo ng Bayan, at ang mga kapatid natin sa private and public media. Sa araw na ito po ay makakasama po natin ang ating suki, Secretary Singson, Babe Singson ng Department of Public Works and Highways. Tulad ng inyo na pong nalalaman, ang Department of Public Works and Highways ay siyang ahensya ng gobyerno na nakatuon ang kanilang pansin sa iba't ibang infrastruktura ng ating bansa tulad ng mga lansangan, mga tulay at mga flood control projects. At bibigyan po tayo ng update ng iba't ibang programa ng DPWH at yung mga achievements for the past 1 year at ano yung mga tinitignan po natin sa susunod na ilang buwan sa taong ito ng 2012. So bigyan na po natin ng unang pananalita si Secretary Singson. Maraming salamat, Attorney Joe, at magandang umaga po sa kanilang lahat. Gusto ko lang hong banggitin na tungkol ho dito sa ginagawa ng inyong departamento, yung Public Works. Sa kasalukuyang 2012, ang aming hong ini-implement is about 100 billion worth of infrastructure projects. At kasama po dito ay yung tinatawag nating foreign assisted projects na mga 22.7 billion, no? So maliban dito, meron po tayong inaayos na about $1.6 billion na foreign assisted projects that are coming from JICA, ADB at saka World Bank, no? So lahat ho ito ay makakatulong dito sa aming priority programs, which is to be able to pave all of our national arterial roads by 2014 and all of our secondary roads paved by 2016. At kasama din po dyan yung ating pagsasaayos ng mga tulay on our national roads. Ang programa po ng DPWH eh by 2016, lahat ng tulay na nasa national roads ay dapat permanente na. Ibig sabihin, wala na po dapat tayong nakikitang kahoy na mga tulay dyan sa ating national roads, no? So yan po ang talagang pinagtutuunan ng pansin ng Public Works na sa ganon, talagang ma-achieve natin na mas maayos, safer roads ang ating national roads by 2016, no? Now, meron pong tanong na tungkol dito sa mga pork barrel o Development Assistance Fund, no? Just for scale, para lang maintindihan nyo na itong mga pinapagawa sa amin out of the pork barrel, ito ay mga maliliit pero napakarami, no? For example, in 2011 ang pag-usapan natin, ano? Ang regular number of projects ng DPWH ay mga 3,000 projects lang po, no? Pero yung mga pinupondohan under the PDAF or yung pork barrel, umaabot po ng 11,500 dahil napakaliliit po ito, no? At saka kalat na kalat sa mga congressional districts, no? Now, meron din pong kaming ini-implement na tinatawag nating nanggagaling sa road users tax, no? At ito po ang naka-focus po kami diyan ayon sa batas, no, yung Road Users Tax Act, no. Eh talagang for road maintenance po ang principal use niyan, no. Road maintenance, which will include roadside maintenance, widening, kasama na rin po diyan yung road safety, no. Sa ngayon, ang ini-implement namin sa road safety ay yung tinatawag naming under our Safer Roads Program, no? Kung matatandaan nyo,
I did mention in the past that we are adopting international road safety standards, no? Ang findings po nitong programang ito, mas maraming namamatay sa ating mga kalye, pedestrians, hindi po yung mga nakasakay sa vehicles, no? At I think this makes a lot of sense for us, no? Dahil nung mga nakaraan, gawa lang kami ng gawa ng kalye, no? Without considering safety of pedestrians, no? Kung I think based on our experience, makikita po natin na yung aming kalye mas madalas tao ang dumadaan dito sa mga parts of our roadways dahil yung aming tinatawag na easement o roadside or shoulder either masama o kaya hindi konkreto, kaya yung mga tao mas gusto nila lumakad sa kalye. And I'm not talking only of roads here in Metro Manila. Dito sa Metro Manila, iba po yung problema riyan. Yung mga tao naman na nag-aabang ng kanilang sasakyan, nasa kalye mismo kumukuha ng kanilang mga public transport. So they're really risking their lives, no? So what we're saying, medyo binabago namin yung pag-iisip sa department para ganun yung aming kalye is not only safe for those who are on the vehicles but also safe for pedestrians, no? And we will continue to update our road safety program para ganun it is safe both for those on the vehicles as well as pedestrians, no? Now, tungkol naman ho sa flood control, no? Tuloy-tuloy po yung aming programa sa flood control. Now, ang unang naging concern namin last year was the malfunction of yung tinatawag naming navigational gate sa Camanaba. Kaya nung nagkaroon po ng nagkasabay yung high tide at saka malakas na buhos ng ulan, yung Camanaba area, hindi napakinabangan yung napakalaking ginugol na pera ng gobyerno dun sa Camanaba flood control. Ang magandang balita dyan, ayos na po yung Camanaba navigational gate. It is now functioning so that we can again use it properly para pag nag-high tide, pwede na uli naming maitaas. At kung masasabayan ng malakas na buhos ng ulan, we can use the navigational gate to protect the Camanaba area, no? Now, tungkol naman po dito sa mga binibid out, no, na projects ng DPWH. Kami po ay tuloy-tuloy ang aming pagbabago sa aming mga procedures at pagre-review ng aming procedures sa bidding. Ang tinututukan po namin ngayon ay yung masawata o mahinto yung collusion at saka mabawasan yung corruption. At nitong noong 2009, no, or 2000 early 2010, nagkaroon ho ng survey na yung department was rated 32% by respondents as the most corrupt agency, no. Ang kagandahan niyan eh nitong 2011, hindi po kami nagpa-survey niyan, no, ibang agencies, Pulse Asia, we are now rated as 18% na lang, no? So that's a significant improvement from 32% noon, ngayon we're down to 18%. From the respondents, they say that there has been a significant improvement. But nonetheless, we're not stopping. We continue to improve our procedures precisely to reduce corruption, no?